si Ginger Pantay. Ako si Noelie Dendigas. Ako si Luis Garcia. At kami ang panig na sumasang-ayon sa same-sex marriage. Ako si Maya Luisita. Ako si Leia Rose Mendoza. At kami ang panig na hindi sumasang-ayon sa same-sex marriage. Ako, bilang isang parte ng ilan mong kasalian, ay sumasang-ayon ako sa pagpapatupad ng same-sex marriage. Dahil niniwala ako na walang mali sa pagpapakasal o sa pagmamahalan ng dalawang kasalian. Kailangan natin irespeto ang LGBT members dahil tayo ay may kanya-kanyang karapatan at sila ay may inaalagaan din ang dignidad. Hindi porket sila ay may kakaibang kasalian ay hindi na natin igagalang kanilang desisyon. Lahat tayo ay may karapatan. Lahat tayo may karapatan, lalo ng LGBT. Noong saan ay kailangan natin respeto yung kanilang paniniwala na pwede maging karelasyon na kapwa. Same-sex marriage. Ngayon, ako ay hindi sa ngayon na same-sex marriage. Nandidira ako, hindi ito maganda, walang kalalabasan ang ganitong kanindik na pakipag-relasyon at saka yung buhay pagkasal sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Ako ay hindi sumasang-ayon sa kadahilan ng bakit ako sa isang konserbatibong bansa. Pangalawa, kilala din ng ating bansa bilang isang Christian. Bago ko magsimula ay nais ko mong sabihin na ako ay nire-respeto ko ang LGBT community at ang mga opinion natin lahat. Ngunit sa aking pananaw, dahil ako ay bate ng Katoliko, ang relihiyon ko ay Katoliko, ay naniniwala kami na ang kasal ay para lamang sa lalaki at babae. Kaya hindi natin dapat baliwalain kung ano man ang nakasulat sa Biblia. Oo nga, tama. Lumaki tayo sa konserbatibong bansa. Ngunit nag-iiba't iba ang panahon. Iba't iba ang nagiging tapos dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya may iba't iba silang desisyon at ang gusto nilang desisyon sa buhay. Kung gusto nilang magpakailan ng kapwa nila o hindi, hindi natin sila dapat pakailaman dahil una sa lahat, hindi tayo sila. Kaya wala tayong karapatan mga kailan. Wala tayong karapatan para makialam sa kanilang kaligayahan dahil tayo ang lahat ay maraya. Lahat tayo nilikha ng Diyos, tayo nila at lahat ay hindi karapatan. Ngunit kailangan natin irespeto ang bawat isa kung ano man yung nais na gusto natin. Oo, malaya tayo at isang lugar lang yung ginagalawan natin. Kaya apektado kami mga hindi sumasang-ayon kung magpapakasal kayong mga same-sex marriage. At saka, hindi pa handa ang Pilipinas sa same-sex marriage dahil sa kultura at relihiyon ng bansa. Yan. Paano masasabing hindi pa handa ang Pilipinas kung kaya nag-aakot na silang batas na ipapatupad o nagpapatupad ng gender and development? Isa na yun sa hakbang para ma-legalize ang same-sex marriage din sa Pilipinas pati ang gobyerno ay binibigyan ng 10% ang mga LGBT community. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang isyu ito. Bakit nga ba hindi pa rin natatapos? Dahil hindi lahat ay gustong mapatupad ang isyu na ito. Ang same-sex marriage ay hindi dapat ipatupad at marami ang hindi sumasang-ayon pa rin. Pero sa akin yung natuklasan, si Pangulong Duterte ay sumang-ayon sa LGBT. Ngunit, syempre, dun sa batas ay maaaring hindi pa ito na po-proseso, pero ito ay parang po-proseso. Alam mo niyo rin ba na ang hindi pagsang-ayon sa LGBT ay isa rin sa diskriminasyon? At ang isang diskriminasyon ay isang dahilan kung bakit nagiging at kung bakit naiisa sa isang tao. Wala sa amin ang salitang diskriminasyon sa LGBT community, kundi isa sa issue na same-sex marriage. Dahil ito sa aming paniniwala at sa aming relihiyon, hindi talaga dapat magpakasal ang magkaparehong kasalan. Paano nila sabing hindi dapat? Bakit? Mapipigilan ba natin sila kung ayaw nung gusto nila magpakasal ng kapwa ng kanilasyon? Kung gusto nila magpakasal sila, edi magpakasal sila. Hindi dapat tayo nangyayalam kasi hindi tayo sila. Oo, masakit sabihin, pero ang babae ay para sa lalaki. Ang lalaki ay para sa babae. Kaya tanggapin nyo na ang katotohanan. Hindi nila kasalanan din sila ay nagmahal sa kapal nila ka
Sariat. Dahil sila ay isa din sa may sariling desisyon doon. At hindi natin masasabi. Imbis na sabihin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa, supportahan na lang natin sila dahil hindi tayo Diyos para husgahan ang kanilang mga desisyon. Diyos lamang ang may karapatan para humusga sa atin. Oo, nabanggit mo na Diyos lamang ang may karapatan na humusga para sa atin. Pero sino ba tayo? Mga anak lamang niya. Kaya nararapat na sundin natin ang kanyang mga salita. Bakit? Sinabi ba? So kaya nga, susunod na asan ang kanyang salita na magmahal kayo. Di naman natin sa bagay doon kung sino ba dapat mahalin, kung babae, baka lalaki. Alam mo na gawa natin kung ako, bilang isang parang nalalikan doon katatay, gusto kong magmahal ng isang lalaki. O, ginawa ka naman yung utos niya na magmahal. May mali ba doon? Walang mahal. Walang mali sa pagmamahal kung kanyang manang kasalan yung dalawa. Kung gusto nyo gawin nyo, sa isa't isa gawin nyo at long as long as nagmamahalan kayong dalawa. Oo, walang mali sa pagmahal. Pero hindi naman kailangan na oo, wala namang mali sa pagmamahal. Pero hindi naman kailangan na ipapatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas. Bakit ba nagpapakasal ang babae at lalaki? Paano ito pag-ibay ang kanilang relasyon? Doon naman naman ang gustong gawin ng mga magkakapalas ng sarihan na mas maging mag-ibay ang relasyon nila. Mas gusto lang din nila mas maging ligal at may karoon silang papel na silang dalawa ay nagmamahalan ng sa habang buhay. At wala lang kahit sino pa ang pwedeng sumira sa kanilang dalawa. Bakit magkakaanak ba kayo kung pares kayo lalaki? Bakit? Ay, ay, nagmamahalan ba kaya ka ng anak? Hindi kailangan na lang para magmahalan ng dalawa ko sa lahat. Isa kung babae sa babae na gusto. Oo, pwede kami magkaroon ng anak, magkapot kami. Eh, hindi pwede yun. Pwede yun, nagagawa nga, di ba? Hindi. Nagagawa, nagawa nga ng iba, pwede kaya gawin ng iba pang mas madami, di ba? Pwede. Kasi hindi sila may kasal. Pwede sila may kasal. Pwede sila may kasal. Bakit na-aprobahan sa ibang bansa? Kung na-aprobahan sa ibang bansa, oo nga, kaya ka. Na-aprobahan sa ibang bansa, bakit hindi gawin sa Pilipinas? Kasi sa ibang bansa, hindi sila totally Kristiyano. Dito sa paano nila sabi? Kala din ako Kristiyano sa ibang bansa. Nagawa sila sa bansa nila, ba't hindi nagawin sa bansa natin? Anong meron? Meron iba't ibang batas na nagawa sa ibang bansa na nagawa yung sa bansa natin. Bakit kung batas na ibang batas na dito?